Mayor, ako personally naintindihan ko ho yung ginawa. Tsaka talaga naman ho na kapangyarihan po ng local IATF o ng local government na magpatupad po ng anumang sa kanilang pagkakaintindi ay maaari pong makatulong para po hindi na para maiwasan ho yung pagkalat ng virus. Marami ho tayong mga taga dyan sa Lucena na nakikinig ho dito ho sa bahagi po ng Metro Manila, di ba, pang lugar ano ho. Baka hindi nila kasi sasabihin, bakit na naman hindi pinayagan ni Mayor Dondon yung mga bus na yan. Nasa sa inyo ho yung para maipaliwanag po sa kanila ng lubusan ano pa. Para maintindihan na ang gusto po lang ninyo talagang mangyari ay para makontrol muna sa ngayon yung pong pagkalat ng virus, particular po sa mga kababayan ho ninyo dyan sa bahagi po ng Lucena, Mayor. Kasi sa recommendation ng ating po local ITF, mm-hmm, ay atin muna kung pinoprohibit ang ating po mga provincial bus sa kadahilanan po na kinakailangan muna po natin mapababa at maproteksyonan po natin ang ating po mga kababayan. So ginagawa naman po ng pamahalaang panlunsod ang lahat po ng bagay para mapababa po natin ang case ng COVID-19. At same time, inaalalayan din po natin ang ating po mga hospital nang sa gayon po, makita po natin na ating po matugunan ang problema with regards sa COVID-19. So ito po yung inihingi natin ang paumanhin sa ating mga kababayan na nasa lunsod ng Maynila, mm-hmm, na hindi muna natin pinayagan ang mga provincial bus para po maprotektahan po ang ating mga kababayan dito po sa lunsod. From 60 po kasi, dati po 60 lang kami, ngayon po ay nag-180 kami. So, antay-antayin lang po natin pag bumaba po ang case. Siguro naman po, hindi ko bababa po ang case dito po kasi para bumaba, Mayor, bagamat ngayon pong darating na undas, ano, sarado ang mga, mayroon po tayong national na kautusan na sarado ho ang mga sementeryo. Pero maaari pong hindi maiwasan nung ating po mga kababayan na mga taga dyan sa Lucena o sa Quezon, ano, na dadaan po ng Lucena na mag-uwian sa panahon po ng undas. Paano po ninyo ito pinaghahandaan o ano ba ang dapat ihanda nung ating po mga kababayan na pupunta po dyan sa Lucena sa panahon po ng undas? Sa pag-uwi po naman nila, naka-prepare naman po tayo. Mm-hmm. Ang atin lamang po ay meron na rin po tayo inihanda plano na ipinagbabawal po ang pagpasok sa lahat po ng mga cemetery dito, private and public. Mm-hmm. Kung yung nagkakamari, starting ito po ay October 29 ng November. Opo, parang 3 or 4. Mm-hmm. Opo, meron na po tayong executive order na inilabas po dito na hindi na po sila papapasukin din po. Nang sa gayon, makaiwas na rin po tayo sa pagtitipot-tipot ng napakarami pong tao. So sa akin po, wala naman po problema kung marami po mag-uuwian. Uh-huh. Ang atin lamang po, naging panawagan, mas maigi po kung wala pong gagawin, stay at home po. Uh-huh. Alamin po yung tamang protocol. Uh-huh. At pagka nakahanan lang po nila at nagtamang protocol, ito po ay para bigyan protection din po kanila mga kasama. Panawagan ating mga makabayan na alam mo, kung dati ang mga purista natin noon, itong opening ng classes o yung balik eskwela natin, tayo po yung nagbabantay sa paligid ng mga schools and universities, ngayon hindi na. Uh-huh. Kasi ang ating mga estudyante nasa mga kanya-kanya lang mga bahay. Tama. Kasi, we turned the our barangay into big learning space. At ang bawat bahay ngayon, parang mga classroom na natin. Na kung saan, kagaya nung dati na ang mga schools ay libre sa mga maiingay ng mga kapaligiran, dapat ganun din ang ating mga residential area sa pagkakataong ito. Kaya nga, nagbigay ng directive ang ating Chief DMP, Police General Pascualan, para po sa ating mga police na magsagawa ng police visibility kasama mga force multipliers, mga barangay talon, na yung mga lugar, residential area, ay ating pong maikutan. Even though hindi man natin kaya ikutan yan, kaya nga ang ating panawagan, ay collaboration, cooperation ng ating mga kababayan. Yun po yung ating ginagawa itong mga nakaraang araw at tayo nga po ay susulong ang ating mga unit commanders na kipag-coordinate sa mga LGUs para magpatrack o mag-modify ng mga ordinansa para po dito sa ganitong sistema. Kagaya po nung video, kasi alam naman natin na meron tayong mga lugar na kung saan may mga ordinansa na nag-regulate na paggamit ng video, okay? Pero yan po usually sa gabi. Okay. Pero sa umaga, mag-adjust po tayo. Hindi lamang sa video, okay, kung hindi sa mga maiingay
na pwede manging distraction at disturbance sa ating mga General, nito pong nagsimula na yung pong klase ano, nitong October 5, noong Lunes. Oh. Meron na po ba mga reported po sa inyo o sa ibang lugar ng PNP station na mga reklamo po na inireklamo ng mga maingay na kapitbahay? Gayon nagsisimula pag-aaral ng mga bata sa mga bahay. Well, personally, doon po sa ating Joint Task Force Committee, wala man ang kakarating na impormasyon na gano'n. Mm-hmm. So, naniniwala tayo na naa-address po ng ating apo. Mga police station yan. Apo. So, basta dito, kung siguro, pwede tayong mag-check on this thing. But sa ngayon, mm-hmm. dahil siguro sa panawagan Uh-oh. Ng ating pag-aaral ng Joint Task Force Committee at ng PNP, mm-hmm. at sa tulong ng ating makaibigan sa media, mm-hmm. eh palagi ko siguro nakakarating sa ating mga sa publiko yan para po sumunod mm-hmm. dito sa ating pinapakatulong sa kanila. But the thing mm-hmm. ay iparating sa atin and through this effort mm-hmm. ng ating strengthening the barangay reporting system sa pagbibigay ng ulat nila through our hotline as well as our official mm-hmm. social media accounts ng PNP. Yung ginagawa natin ngayon general, yung ginagawa nyo, ano, bagamat wala pa namang mga report na ganon, pero kinakailangan tuloy-tuloy po yung panawagan bilang paalala dun sa ating mga kababayan na ganito na ang sitwasyon natin ngayon. Hindi kagaya ng sitwasyon nung unang wala pang at, pandemic. Nagsalita rin naman po ang Department of Education na talaga very challenging mm-hmm. ito mga unang araw ng ating blended learning na kung saan talagang ang mga kabahayan ngayon naging classroom, di po ba? Oh, ang mga barangay naging big learning space. Na bago. Kung tutukusin natin, this is the least that we can do. The PNP, the Joint Task Force for the Child, na kami po yung makatulong sa ating Department of Education para po maging conducive na itong ating kapitbahay at ang mga residential area sa pag-aaral. Mga kababayan, ang ating pakiusap ngayon na tayo po ay andito na sa pagsisimula ng klase ng ating mga estudyante, pero ito yung ginagawa sa kanilang mga bahay. Sana po ipagpatulong tayo para malampasan nila itong mga pagsubok na ito na pinagdadaanan at hindi tayo makadagdag pa sa mga challenges or problema. So, gawin natin na ang ating kasaligiran ay angkop sa kanilang pag-aaral sa hindi pag-iingay o paggagawa ng anumang bagay na pwede makadistract o maging isorbo sa kanilang pagkukonsentrate sa kanilang pag-aaral. So, alright. Salamat po at naway sama-sama po tayo dito sa ating ginagawa na ito, pinagdadaanan ng hapon ng pandemyang.